Mula ang 6 na Chinese militia ship nitong Pebrero, 25 na ang namataan sa Bajo de Masinloc ayon sa Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 Chinese fishing militia ships ang nagkukumpulan ngayon sa Bajo de Masinloc. May namataan ding 2 Chinese Coast Guard ship na may number 3106 at 3302 ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea. Dagdag niya, 2 fishing militia ships ang nakita ng Coast Guard sa loob ng Bajo de Masinloc. Wala raw floating barrier sa bungad ng bahura. Minsang naglagay roon ng China pero inaalis ng Pilipinas. 12 Filipino fishing boats naman ang nakitang nangingisda sa bahura. Sa isang social media post, 10 namang Chinese fishing militia ships ang nakita ng security analyst na si Ray Powell kasama ang 2 Chinese Coast Guard ships. Ang kinumpirmang bilang ng Philippine Coast Guard at ang na-monitor ni Powell ay mas marami na sa 6 lang na Chinese fishing militia na namataan doon nitong Pebrero nang magpunta ang GMA News kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ang fishing militia ng China sa nangharang sa barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Sinusubukan pa naming kunan ng paliwanag ang Chinese Embassy kung bakit biglang dumami ang mga barko ng China sa lugar. Sabi ng isang security analyst, posible pa ring may kinalaman ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Amerika. It might be a coincidence, just so happened in there that the fishing ground is fertile, so it's an ideal season to converge in that area. But another possible option, of course, is the fact that it might be sending a signal that there's a showing Chinese resolve despite the holding of the trilateral summit. They would not be intimidated by the ironclad commitment extended to the Philippines by the United States and by the trilateral summit. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.